Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong magtagumpay ni Doktora Annalyn Santos sa kanyang pag-opera kay Senador ID2, labis-labis naman itong natutuwa itong si Giselle sa kanyang nakikita at kanyang nalalaman, at nang sabihin nito ni Dr. Meneses sa kanya, nagmana umano ang galing ni Doktora Annalyn Santos sa kanyang kapatid na si Dr. Tanyag sa kadahilanan na hindi nito alam ni Giselle kung ano ang kanyang gagawin, dahil iniinita nito ni Giselle ang kanyang pamangkin na itong si Doktora Annalyn Santos, ngunit siya pala umano ang magdadala ng pangalan sa IP Medical Hospital dahil sa kanyang angking galing at katalinuhan. Naisip naman nito ni Giselle ang kanyang mga ginagawa sa kanyang pamangkin na si Doktora Annalyn Santos, at nakapagdesisyon itong si Giselle na kailangan umano niyang bumawi sa kanyang pamangkin na itong si Doktora Annalyn Santos pagkatapos nitong magtagumpay ni Doktora Annalyn Santos sa kanyang pag-opera sa Senador. At dito, agad naman itong sinabihan ni Dr. Meneses itong si Giselle na noon pa umano ay nakikita na umano nito ni Dr. Meneses ang angking galing ni Doktora Annalyn Santos, at noong bata pa umano ito ay nasubaybayan umano ito ni Dr. Meneses na isa nga umano itong genius itong si Doktora Annalyn Santos, sa kadahilanan na ngayon ay lalo umano itong naipakita ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang angking galing sa Epics Medical Hospital. Sa kadahilanan na ikinatulala nito ni Giselle ang kanyang naririnig galing sa bibig ni Dr. Meneses, dahil nagdududa pa itong si Giselle na hindi umano nito makayana ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang tungkulin, ngunit ngayong nakita nito ni Giselle na successful umano ang pag-uopera ni Doktora Annalyn Santos kay Senador, at dito napahanga si Giselle sa angking galing ni Doktora Annalyn Santos. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.